Okay, eksakto. Tayo po magsitayo at pag-opening prayer. Tayo ay manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy nawa ang pagkilos ng banal na Espiritu sa inyo pong gawain sa hapong ito, sa bawat bahagi ng programa at sa bawat may bahagi sa programa ng mga tatayo sa unahan at maging sa mga magpa-participate sa kongregasyon, sa mga pagpapasalamat at sa anumang bagay na pwede ay mag-participate. Tulungan niyo po, Ama, na sa inyong kapurihan at ang bawat isa ay ma-appreciate kung gaano kayo kabuti, kadakila, at ang inyong pong mga dakilang katotohanan ng aming naunawaan at tututunan ay tunay na aming itong pahalagahan at nakakatuwa na makita at marinig na may mga kapatiran na kinakikitaan po ng ganong klase ng positibong pag-develop, Panginoon, sa pananampalataya. At naway patuloy kayong kumilos sa kabuuan sa Iglesia, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga gathering na katulad nito na mapalalahanan, ma-update, at maiayos po ang dapat iayos sa aming spiritual na buhay.
Pagpala niyo po ang bawat isa. Salamat po ng marami. Handog namin sa inyo ang hapong ito. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo mo po. Tawagin natin dito si Jojo sa kanyang pagpapaawit. Amen. Muli po isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At tayo po ay muling magsitayo. At atin pong awitin ang page 60. I love to tell the story. I love to tell the story. Amen. Ayon po tayong lahat. Sabay-sabay po tayo sa first verse. Are you ready? Sing. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know this truth. It satisfies my longings as nothing else can do. Chorus. I love to tell the story. Will be my theme in glory to tell the old, old story of Jesus and His second verse. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. Chorus. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old, old story of Jesus. And third verse. I love to tell the story, this blessing to repeat. What seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. Chorus. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old, old story of Jesus and His love. Amen. Okay. Next song po tayo. Page 199. Bring them in. Thank you.
Ark is the shepherd's voice I hear. Hey, ready? First verse. Sing. Ark is the shepherd's voice I hear. Out in the desert, dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Second verse. Who go and help this shepherd kind? Help him the wandering ones to find. Who'll bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to G. Last verse. Out in the desert, hear their cry. Out of the mountain, wild and high. Hark, this the Master speaks to thee. Go find my sheep wherever they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Amen. Last song po tayo, Loyalty to Christ, 306. Hey, from over hill and plain, first verse ready, sabay-sabay po tayo. There comes the sing this prayer. Hey, ready, sing. From over hill and plain, there comes the sickness train. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Its music rolls along, the hills take up the song. Of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory, Christ. Our great commander on will move at his command. We'll soon possess the land through loyalty, loyalty, yes, loyalty to. Second verse. Oh, hear ye brave the sound that moves the earth around. It's loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Arise to dare and do, ring out the watchword true of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory, Christ our great commander on will move at his command. We'll soon possess the land of loyalty, loyalty, yes, loyalty. Third verse. Come join our loyal throng, we're at the giant wrong. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Where Satan's banners float, we'll send the bugle note of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, on to victory, Christ, our great commander on, will move at his command. We'll soon possess the land through loyalty, loyalty, yes, loyalty. Last verse. The strength of youth we lay at Jesus' feet today. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. His gospel will proclaim throughout the world's domain. Of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ.
on to victory, rise, our great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land, through loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, rise, our great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land, through loyalty, yes, loyalty to Christ. Amen. Maraming na po tayo magsiupo. Amen. Mapatid, magandang hapon po. Amen. So nawa yung ating loyalty ay tanging nasa Panginoong Susanho. So I believe na tayo po ay naglilingkod, tayo po ay sumasamba sa Panginoon with truthfulness na kung saan naroon po yung loyalty sa ating tagapagligtas. Okay? So tayo po ay dumako po sa ating pagpapasalamat. Okay? Sino po ang nais na magpasalamat sa Panginoon? So yun ang mic. Okay? Una-una na po yan. Ako rin po ay nagbabalik na po rin pasalamat sa Panginoon sa nakaraang linggo, sa kalakasan. Amen. Tuloy na buhay pa. Yes, salamat amen din po sa Panginoon sa mga sa pag-ingat sa araw-araw. Amen. Salamat din po sa Panginoon sa mensahe po ng pastor na kanina umaga na wala na po dapat na bagay dito sa mundo ang maaaring magpa-depress sa atin. Yes. At dapat po ay laging maging masaya ng amen problema pa nagdadaanan. At salamat din po sa Panginoon sa mga nakarang araw na may mga unexpected na hindi inaasahan na biyayaan, Panginoon. Unexpected na hindi inaasahan. Salamat po sa Panginoon sa maging sa pag-ingat sa aming pamilya. Amen. At salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Salamat sa Diyos. And ho, next po. Ako rin ho ay nagbabalik ho ng papasalamat sa Panginoon. Dahil ho, natapos ng isang linggo na binigyan niya ako ng dahilan upang magbalik sa kanya na pagpapasalamat. Salamat at sa kanyang mensahe, naroroon po yung paalaala na naririyan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating tagapanguna na nagkikare, salamat po at yes. Amen. Sa mensahe ng awitan, naroroon din po yung kanyang mensahe din po, gaya ng pagiging loyalty. Hindi naman ho lahat ng pagkakataon ay naroroon yung ating pagiging loyal sa Diyos. Kaya ho, salamat ho at sa ating pastor dahil naroroon po yung nung Miyerkules ay wala, naroroon po yung nag-chat po ang pastor sa akin agad kung bakit ako'y wala. Salamat. Akin po ho na-appreciate na ganun hong bagay dahil ako po'y malayo sa aking mga magulang. Pero bilang ho naririto po ako, nasasakop po ng iglesia, tumatayong bilang magulang ang pastor at salamat, amen, na-appreciate ko po yung kanyang right pong pag-aalala, tinatanong kung ano nangyari o bakit, anong dahilan. Salamat at dito po ako napabilang sa kanya pong iglesia. Amen. Salamat. At salamat sa paalaala, salamat sa conviction dahil natatamaan pa. Amen. Salamat sa mga mensahe na naroroon po napapagbulay-bulayan, marunong pa humarealize, nakakaramdam pa. Salamat at marami hong biyaya na dapat na ipagpapasalamat. Yes. Amen. Next po. Ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon. Una sa buhay na pinapahiram, sa mga amen chances na binibigay sa atin, and sa mga kaligtasan na hindi nawawala. At ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Salamat doon. Dahil tayo amen walang kakayanan at hindi tayo karapat-dapat sa bagay ng still ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay sumagana sa atin. And salamat sa Panginoon sa mga ginagamit niya na tao, mga pastor, maging ang pamilya niya, mga workers at mga concern na kapatiran. Salamat sa Panginoon. Patuloy na binibigyan ng
hamon sa bawat isa sa nila at patuloy na nagiging biyaya sa aking spiritual na pamumuhay. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa mga devotions and meditation na training na nakakonduct through online, and patuloy na nandun yung kumbaga nagiging starting point upang maging malago at patuloy. Amen. Na natututo sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa mga nangunguna at sa mga nagbibigay ng payo at aral. At salamat sa Panginoon sa mga biyaya na patuloy na binibigay tulad ng pagkain sa araw-araw, pag-iingat sa ating lahat. Amen. Pagpunta natin dito, salamat sa Panginoon at tayo'y ligtas, tayo buo pang pumunta dito at nawa hanggang sa pag-uwi ay tayo ay nandun yung kagalakan natin pa rin. Right. At tayo'y ligtas na makauwi. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking magulang doon, sa kanyang kalusugan, sa kanyang yun, pag-iingat. At salamat sa Panginoon sa mga mensahe na napaparinggan. Amen. Sa pastor, sa young people, at sa mga nagpipreach. Salamat sa Panginoon at patuloy na sa pamamagitan doon ay napapangaralan at nakukorek. At right. Nandun yung kumbaga ay pagkakataon para tayo ay baguhin pa yung mga dapat baguhin sa ating buhay. Salamat sa Panginoon sa mga yes, amen. Madaming bagay na dapat pagpasalamat. Salamat. Right. Amen. Okay. Sige po. Salamat din po sa Panginoon. Muli, patuloy na biyaya at kahabagan, di man karapat dapat, pero patuloy na may habag ang Panginoon, patuloy na pinakaalubad ang buhay, kasama ng pamilya, kapatiran. Salamat sa Panginoon sa patuloy po na mensahe na narinig. Yes. Sa patuloy na saway, patuloy na palala, patuloy na encouragement. Salamat sa Panginoon, Church. Salamat din sa Panginoon sa protection sa araw-araw, sa trabaho. Salamat sa Panginoon. At sa maging sa biyaya rin po niya sa mga ministry, sa mga indoor at outdoor ministries. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga time na nakapag-share. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay, next po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat din sa Panginoon. Salamat sa patuloy na buhay na pinapahiram. Salamat sa Amen. Pag-iingat na patuloy niyang iniingatan sa trabaho. Salamat. At nandun yung biyaya ng Panginoon. Salamat din sa ating pastor na patuloy na nagpapaalala. Salamat sa mga ministry na meron pa. At Amen. Bagamat hindi karapat dapat ay nandun na ang Panginoon na nagpatuloy, nagpo-provide. Salamat sa biyayang iyon at maging sa devotion ng iyong pillars. Salamat at Amen. Ito ay hamon din dahil nandun na bawat isa ay nakapagbigay ng biyaya na isa-share yung kanilang napagbubulayan. Kaya salamat sa biyayang iyon. Amen. At salamat din at ang ininakasama na natin. Amen. Salamat at siya ay hindi na itong gaanong inubo. Yun. Salamat sa biyayang iyon. Salamat sa mga prayer request na sinagot ng Panginoon. Amen. Salamat talagang ang Panginoon ay kumbaga, ay sumasagot ng panalangin. Kaya salamat. Right. At salamat din sa patuloy na paalala ng Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Salamat. At nakapag-pray pa rin. Salamat sa biyayang. Amen. Salamat sa lahat-lahat. Amen. Spa. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat po at kapatuloy na buhay na pinahiram ng Panginoon. Amen. Salamat po at may mga chances. Right. Salamat po sa kaligtasan na dinawawala. At yes. Salamat po sa, siguro po aking pagkakasakit ay palo din po sa akin dahil sa pagbabasa po ng Bible ay baksak po talaga ako. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon at pinakita po niya sa akin kung gaano po kahalaga ang pagbabasa ng Bible at na doon po na naturuan na ilang araw pong nagkasakit ay nandoon na nakapagbasa, nakapagbulay-bulay. Salamat po sa biyayang iyon. At salamat po sa patuloy na paalala niya sa mga correction. Amen. Salamat po sa pastor, ang mga mensahe na napapakinggan. Salamat po sa buhay ng aking mga anak na ipinagkakalaw po ng Panginoon. Amen. Kay Pido at kay Willard na nadoon natututo rin po sila, nasa saway. Salamat po sa biyayang iyon. At salamat po at kami po ay narito sa
iglesia, sa iglesyang ito na nadoon. Amen. Na dito po kami nahuhubog at natututo. Yes. At salamat po at ang aking ubo ay hindi na po masyadong kwan, pigil-pigil ko nga po at sabi nga po eh, ayaw nga po akong pasimbahin nila doon kanina at dahil ako doon ay inuubo pa, pero sabi ko ay hindi, sisimba ako. Salamat sa biyaya ng Panginoon at nandun ang desire na talagang makapanambahan, bagamat kami nararamdaman, pero sa biyaya ng Panginoon na nananangan. Kaya purihin po ang Panginoon sa maraming bagay na ipinagkakaloob niya sa amin, sa biyaya na binibigay sa hanap buhay. At yun nga po mga answer prayer. Salamat po. Salamat po sa inyong mga panalangin, mga kapatiran, pasto, sa pamilya at sa mga workers po. At marami pong dapat po ipasalamat sa Panginoon. Marami po salamat sa Panginoon. Amen. Next po natin. Ako po'y nagpabalik ng papuri pa sa salamat sa Panginoon mula Amen. Sa kaligtasan na di nawawala at dahil ito ay yun din ang kagustuhan at ang kalooban ng Panginoon dahil yun ang nasusulat sa Biblia. At maging salamat Amen. Sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw na pag-iingat sa aking pamilya, maging sa bawat isa sa atin, maging sa hamon ng pastor, kanyang pamilya, mga workers, at mga kapatiran na nakakakitaan ng paglago. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. At maging salamat din sa biyaya ng Panginoon dahil bagamat merong salamat sa Panginoon dahil nagkakaroon ng kaunting bahagi doon sa outreach doon sa Padre Garcia dahil nakakapagturo ng mga bata. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil dumadami na yung mga batang tinuturuan. At salamat din sa biyaya ng Panginoon dahil sila ay gusto rin nila talagang matuto dahil nagchat-chat sila na gusto nilang magsaulo ng ilang mga talata. At salamat sa biyaya ng Panginoon na sila ay nagkakaroon ng ganong desire. At salamat din Amen. Sa biyaya ng Panginoon dun sa isang magandang pinaproblema namin ngayon, yung paghahanap ng schedule para sa online na JYP Men. Yun, salamat sa biyaya ng Panginoon dahil isang problema, pero ang pinaproblema ay ang schedule, ang paglilipatan dahil nagiging busy ang bawat isa. Dahil yun, si Paul ay busy na sa Bible school. Kaya umagay maghahanap ng ibang araw, paglilipatan. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil ang pinagkakabisihan ay ang salita pa rin ng Diyos. Salamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Amen. Okay, next po. Pang-8. Sige po. Yan, ako din po yung nagbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Salamat dahil patuloy na, itong nagdaang linggo, patuloy na nandun yung kanyang pag-iingat. Salamat sa bagay na yon. Salamat dahil andun pa rin yung mensahe na patuloy na ibinabahagi ng ating tagapanguna. Salamat sa bagay na yon, maging sa mensahe kanina. Amen. Salamat dahil nandun yung patuloy na paalala na kumbaga, maging masaya tayo sa Panginoon, ano man ang dumadaan sa atin kung may kabigatan man. Yun, kumbaga, manatili tayong manangan sa salita ng Panginoon. Yun, salamat sa bagay na yun. At ganun din salamat dahil nandun yung kanyang patuloy na pag-iingat sa mga loved ones. At salamat din dahil yung umaten pa yung mga loved ones sa patuloy na sa Bible study kapag Huwebes. May time lang na medyo naabala sila, pero sana nga nandun pa rin yung pagpapatuloy ng pagbabahagi sa pamamagitan ni Brother Toper na patuloy na masyaran yung mga loved ones doon. Amen. At ganun din salamat sa Panginoon dahil nandun yung kanyang pag-iingat sa mga loved ones ni Julio na dumating kagabi, buhat bagyo. Yung salamat dahil ang biyaya ng Panginoon ay na-extend din sa kanila at sana nga sa pagbalik nila safe pa rin yung biyahe nila pabalik. Iyon, at salamat sa Panginoon sa patuloy na sa mga bagay na ipinagkakaloob niya sa araw-araw. Malaking bagay yung naiingatan ng bawat loved ones, lalo na sa panahon ngayon, yung mga lumalabas-labas, yung malaking biyaya talaga pinagpapasalamat ko dahil nananatiling safe sa sitwasyon natin ngayon. Yung salamat sa bagay na yun. At maraming salamat sa lahat ng bagay. Amen. Okay. Naka-8 na po. Okay, meron po ba? Ako po.
Yan. Sige pa. Ganda yan. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon that He gave His only begotten Son na nagkaroon po ako ng katiyakan, kalangitan. Amen. Awa naman ah. Papasalamat po ako sa Panginoon sa mga mensahe. Ang salita ng Panginoon ay patuloy na napaparinig at nababasa. Amen. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-convict ng Panginoon na ako'y patuloy na buhayin. Dahil salamat sa Panginoon at binibigyan pa rin ang purpose dito sa mundong to. At salamat sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa aking mga mahal sa buhay. At salamat po sa aming facilitator. Salamat po kay Brother Paul at kay Kuya Topper na nagtuturo sa aming mga men upang kung paano mag-meditation, paano magbahagi. At salamat dahil nagkakaroon ng kaunawaan at pagkatuto sa pag-aaral na yan. At salamat Amen. Sa Panginoon dahil lahat tayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Right. At salamat sa Panginoon sa lahat-lahat po rin ng Panginoon. Amen. Meron pa po ba? Ang sampo. Ako po ay unang-una pinagpapasalamat po sa Panginoon sa kaligtasan hindi nawawala. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa akin, maging sa aking mga mahal sa buhay. Salamat po sa Panginoon kasi nandito po ulit ako ngayon kahit po si Lula po hindi po ulit kasama. Sana po sa kabilang Sunday po yung makakasama na po. Amen. Yan. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga patuloy na binibigay sa aming blessing. Salamat po sa Panginoon kasi lagi po kaming safe, lalo na po mga magulang ko. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan ng katawan po nila. Maging po ng aking po rin mahal sa buhay. Salamat po doon. Salamat po sa Panginoon sapagkat nakakapag-invite po ulit na nandun po yung Amen. Kanilang sabi po, ipag daw po, free daw po sila, i-chat daw po nila ko sana nga po. Yan, salamat din po doon. Salamat din po doon kasi yung po mga mahal ko po sa buhay, mga family ko pong nasa ibaan, ay nasasabihan ko po na sabi po nila ipag daw po, wala daw po silang ginagawa, ganun. Sana nga po yung meron po ulit mga isa na maanuhan po ulit masyeran. Amen. Yan, salamat po sa Panginoon. Kahit po yung mga hindi ko po kakilala minsan, ay sabi din po, igayon din po pag daw po mga free. Dahil daw po, puro daw po module ngayon. Sana po sa susunod po hindi na po maging rason ng module. Mm. Yan. Salamat Amen. Po sa Panginoon sa maraming bagay, sa lahat-lahat. Amen. Okay, so tagin muna natin ang ating pong tatlong sunod-sunod na special number, si Chriselle, and then trio ng Labaho Sisters, then Brother Aldren. Sige po, sunod-sunod na po are. Thank you.
can whisper in a crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your tone. On a lofty mountain's peak, he's there in the middle by a stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. But it was there within those pages that I met the Rock of Ages, and ever since it changed my life and say, from Genesis to Revelation, every word of God is true, a light to every generation, tried and tested through and through, the hope of all who die believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible still remains the final word. Written don't contain the kind of power I discover when I read God's word to me. It's my answer for its question, and my fears are laid to rest on this precious book that says what I believe. From Genesis to Revelation, every word of God is true, a light to every generation, tried and tested through and through, the hope of all who die believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible still remains the final word. I will live my life to honor every word, and I will lay it down for every chapter, every verse. From Genesis to Revelation, every word of God is true, a light to every generation, tried and tested through and through, the hope of all who die believing, the greatest story ever heard. The Holy Bible
us for, to get a fire going. And soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding. The birds begin to sing, the flower starts their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring, you want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I've found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want my world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. Amen. So, salamat sa biyaya ng Diyos, ano, sa mga mensahe ng awitin na yan. At ngayon po, idadako ulit tayo sa ating ilang mga pagpapasalamat sa Panginoon. Saan po uli? Okay, pasuyo ng mic. Sino man ang nais na pasalamat sa Panginoon, ito po ay pribilehyo, mga patid, ang magpasalamat sa Panginoon. Ano? Sige po. Ako din po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat po sa Panginoon. Amen. Unang-una po sa lahat, sa kaligtasan na hindi po nawawala. At nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy na buhay na Kanyang pinapahiram sa ating lahat, maging sa Kanyang pag-iingat at sa mga biyaya na pinagkakaloob niya. At papasalamat din po ako sa Panginoon sa magandang mensahe po kaninang umaga. Amen. Maging sa Sunday School. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa Kanyang ginamit. Doon po na, na maraming nakukuhang mga learnings at mga paalala, mga corrections at realization. Nawa po ay may apply po at mapagtagumpay na may apply sa buhay. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil iba po ang paggawa ng Panginoon. Doon po na siya po ay gumagamit ng kapatiran doon na nung panahon na ako ay hindi ko alam ang gagawin, lumapit ako sa Panginoon at nandun ay pinagkatiwala ako sa Kanya lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. Dahil may ginamit siyang kapatiran na hindi mo ina-expect na magpapaalala sa'yo at magbibigay ng advice ay talaga nakakatuwa at iba talaga po ang paggawa ng Panginoon. At doon na nakakahamon siya dahil nakikita ko ang paglago niya at nagpapasalamat po sa lahat-lahat ng bagay. Amen. Okay, next po. Salamat po sa Diyos sa patuloy na biyaya niya sa bawat isa sa atin, sa aspetong espiritual, sa Kanyang pong mga paalala, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, pagsamo, at maging sa mga mensahe na naririnig. Salamat po sa Diyos sa patuloy na paggabay at pagtuturo, at salamat din po sa Kanyang biyaya sa mga pagkakataon, sa chances na ibinibigay ng Panginoon
na patuloy na lumago sa aspetong spiritual. At salamat din po sa Diyos sa patuloy niyang provision na pinagkakaloob, bagamat wala pang trabaho, ay nakakagulapay pa rin sa tulong ng Diyos. Amen. At salamat po sa Diyos maging sa kalusugan na kanyang binibigay sa aming sambahayan at maging sa kalakasan. Sama na rin po ang karunungan na kanyang binibigay sa bawat sa amin. Salamat po sa kanyang biyaya sa aming mag-asawa at hindi nagkakaroon ng karamdaman. Amen. At salamat din po sa Bible study sa aming lugar. Amen. Na patuloy na ang aming pong loved ones ay inaabot ng salita ng Panginoon. Salamat po sa pagpapahinuhod at sa pagtsatsaga ng kapatid na pumupunta sa aming lugar. Salamat po sa Amen. Diyos. At salamat din po sa kanyang patuloy na biyaya sa akin sa patuloy na progreso ng pag-a-apply. Salamat po sa Diyos. Amen. At nag-iintay po, in-expect po ang labas ng ranking by next week. By next week or before the end of June, sana po ay lumabas na at mag para po talagang makakita ng liwanag ng trabaho. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon, una sa buhay na patuloy na pinapahiram. Salamat yes. po sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat Amen. Din po sa mensahe kanina na kailangan natin na maging masaya anuman ang right. ating mga dalahin. Salamat sa mga paalala ng pastor, salamat sa pamilya ng pastor, sa workers. Amen. Salamat din at nakakapagpatuloy kami ni Ashley. Salamat sa Panginoon na Amen. Nakikitaan ko na siya ng kasiyahan at sana ay magtuloy-tuloy na. Amen. Salamat din sa mga young people na nakakausap niya, na nagiging hamon sa kanya. Amen. Salamat din po sa mga mothers na nakaka-fellowship sa devotion, maging kay Sister Edith na tagapanguna namin. Salamat po sa lahat-lahat at sa pag-ingat sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Amen. Next po. Ako'y nagpupuri din at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay na kanyang pinapahiram. Amen. Sa patuloy na pagpapahinood sa mga kasalanan, bagamat yung akin niyang lifestyle ay talagang napakamali. Alam ko namang kasalanan sa Panginoon dahil nga sinasabi ng Panginoon na ingatan ang lupang katawan dahil templo, pero naroon pa rin yung aking maling lifestyle. Pero ako patuloy nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit ang tulog ko ay 4-5 oras lang ay nagigising pa rin sa umaga. Ang prayer ko lang sa Panginoon na mabago ko talaga dahil iba talaga sa pakiramdam ko sa sarili ko. Ako'y pahina. Sabi ko sana naman Panginoon, baka kasi naiisip ko minsan nagkakaroon na rin ako ng anxiety na. Pero salamat sa Panginoon lalo na sa mensahe kanina, nakakapagbulay-bulay na Amen. Ayun nga, yung masayang puso ay mabuting kagamutan dahil yes. minsan naiisip ko na parang susuko na. Sabi ko, pagod na rin ako. Sabi ko, kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay ko, kung talagang hanggang dito na lang ako, sabi ko nga eh, baka sa ating lahat ay ako ang mauuna sa taong ito. Sabi ko ay kawawa naman ang aking apo, ang aking kasi po ay kung Advance. Yung iba ay nagbo-blooming ay ako ay nagbo-blooming ay ako ay sa patanda na. Sabi ko, bakit gaang oras ay kabilis ay ako hindi pa tapos. Ay minsan po ay talaga pong alas 2, alas 3 na ang tulog ko na ang mga manok ay sunod-sunod na ang pagtatalaok ay ako'y hindi pa natulog. Tapos paghiga ako, hindi na agad ako makatulog dahil nalipasan na ako ng antok. Ay sabi ko, sasauli ko ang aking apo, kawawa naman, baka mamimiss ko rin. Ay sabi ko,
yun, tuwan-tuwa naman ako sa Panginoon dahil buhay pa ako. Yun, nagigising pa ako. Paggising ko sa umaga, ay salamat Panginoon at ako'y buhay pa. Na, yun nga, yung dibdib ko, lagi ding nasakit. Sabi ko, pag ako'y namatay, komplikasyon na ang mangyayari. Hindi na alam kung alin, baka ay COVID pa pag nagkataon dahil sa dami ng ano. Pero salamat sa Panginoon sa pastor na laging nagpapaalala sa mga mensahe, sa koreksyon. Yun nga, hindi mo masasabi na laging pagsubok dahil napakarami mong pagkukulang. Lalo na nga sa pagsama sa Bible study, sa mga gawain ng mothers, hindi nga ako nakakaano. Pero salamat pa rin sa Panginoon na malakas pa rin ang lupang katawan, maging sa pagtugon niya sa pangangailangan sa araw-araw. At maraming salamat at bagamat malikot ang aking apo ay hindi napapaano. Salamat sa pag-iingat sa ating lahat sa patuloy na buhay, maging sa aking mga anak na sa malayo, sa aking ama na matanda na, pero panalangin ko sa Panginoon na magpadala ng mensahero na naway maligtas ang tatay ko. Salamat sa Panginoon sa napakaraming biyaya na kanyang binibigay at pinagkakaloob bagamat hindi karapat-dapat. Salamat sa lahat. Amen. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat din sa Panginoon sa tuwing umaga ay nagigising pa, taglay ang kalakasan. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin, sa buong Linggo. Salamat din. Amen. Sa biyaya na sa mga mensahe na naririnig sa pastor na tagapanguna. Sa kanyang sambahayan, salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa provision. At doon sa aming devotion ng mother, salamat dahil isang bagay yon na kalakasan din. Salamat sa Panginoon na na-update at salamat din sa Panginoon sa mga nagiging bisita. At salamat din sa Panginoon sa biyaya niya na nakakapagpatuloy pa. Ako po yung nananalangin din na sana nga ay makasama rin sa gawain sa pagsusulwining. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Okay, next po. Salamat din po sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya at buhay pa. Amen. Salamat sa mensahe kanina. Yes. Isang paalala uli. At papasalamat ako sa mga gayong mensahe at sa mensahero. Salamat sa Panginoon sa nagdaang isang linggo na iningatan at maging ang mga mahal sa buhay. Salamat sa Diyos, iningatan sila na mga anak ng tatay na iba dinalaw siya. At salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Amen. Salamat sa hanap buhay na binibigay ng Diyos. Amen. Para sa means ng pangangailangan araw-araw. At, salamat sa kanyang biyaya. Bagamat pinaalis doon sa lugar ay hindi naman pinupwersa. Nakausap ko kaanong nagdaan ay sabi niya ay sige, kung wala pa ay tuloy lang. Salamat sa Amen. Sa biyaya ng Panginoon sa yes. Amen. Handalangin ko nga po siya ay masaib. salamat po sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Amen. Okay, sino po ang pangpito? Sino po? Buhay ng mic. Hello. Ako po ay nagbabalik ng papurit pa sa salamat sa Panginoon. Una-una po sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Panginoon sa biyaya na tatanggap araw-araw sa pag-iingat sa trabaho. Sa aking mga anak, sa kanilang hindi nagkakasakit pagkat may sipon ay hindi naman ganong kalala. Sa pag-iingat pa din kay sa aking asawa bagamat walang trabaho ay nakakaraos pa din. Salamat sa Panginoon sa mensahe kaninang umaga sa paalala ng ating pastol sa kanilang sambahayan.
Salamat sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Pangwalo, ilan na lang pong slot. Okay, take the privilege, mga patid. Magpasalamat sa Panginoon. Sige po. Ako po yung unang-una yung nagpapasalamat po sa Panginoon na nakarating po dito kami po ng ligtas at Amen. Napagpasalamat po sa Panginoon dahil nga po hanggang ngayon po ay buhay pa rin po at ang kaligtasan po ay hindi pa rin po nawawala at nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil po ay sa tuwing pong nagpipreach po ang pastor ay naroon po na naiintindihan po at tinatama po. Amen. Nawa nga po ay, ang inay nga po ay sa susunod po ay makapag-church po dito kahit po ay minsan ay hindi po napapakinig, gawa po ng nabibingi minsan. Yun nga po. At nawa nga po ay, ano po, yun po, maraming pong salamat sa lahat-lahat. Amen. So, hindi nawawala ang kaligtasan. Ano ho? Kailan man ay hindi mawawala. Ah, sige po, sino ang ating second to the last? Ako ho. Salamat din po sa Panginoon sa patuloy na buhay. At salamat Amen. Sa patuloy na hamon, sa mensahe na patuloy narinig, na papalala at nagtutuwid. Right. At nagbibigay po ng tamang direksyon sa buhay. Salamat sa Panginoon, paalala. Salamat din sa pastor, patuloy na rin yan para sa atin. Amen. At sa aking pamilya. Salamat sa pag-iingat sa araw-araw, sa daily provision po. And then sa protection, salamat din at naroon po yung patuloy pong pag-asa at katuwaan sa Panginoon na ang pamilya mo kapagpatuloy. Salamat din po lang karamdaman na mabigat ang mga anak. Salamat sa Panginoon. At yung aming munting business, binibiyaan ng Panginoon at yung aming nasimula ang paggawa ng bagong shop ay naroon na papatuloy sa biyaya ng Panginoon. Amen. Salamat po sa hamon, salamat sa nakakapagpatuloy sa Panginoon. Amen. Okay, last one po. Isa na lang. Ayun. Sige po. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos at ay malakas pa at buhay pa. Kahit ako'y naramdam ko ang aking katawan nga masakit talaga ang aking dito at ako'y nadulas yung bagyo pag kinabukasan. May hawir pa akong dala. Sabi ko sa sarili ko, kung tuhod, hindi ako makapunta rito. Hindi naman nasakit ang aking tuhod. Balaka ang lamang nakakapunta naman rito. Kaya talagang ang Panginoon talagang mabait sa akin. Right. Talagang daldala ko kung hawer, doon sa may kawain daldala kong hawer, mabuti hindi ako nasugatan. Ang aking pang ako'y habang naglakad kanta ko pa dito sa simbahan, bakit nga ako'y nadulas pa? Kumanda talagang sabi ko, talaga ang Panginoon naawa sa akin. Talaga Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. At hindi ko akalain pagka yung Merkulis lang, tapos Merlinggo naman ngayon, may simba naman. Talagang ako'y pagka nasimba, alas tres, ako'y gising na at gaya ko ng aming mga damit. Amen. Talagang pinaplancha ko na pagkagabi. Di, ako'y magsasaing na pagka alas tres. Ba? Sabi Amen. Ko rin ko, kaya talagang minsan, magminsahin sa pastor, ako parang inaantok, pinaglabanan ko. Talagang ako salamat sa mensahe ni pastor at talagang salamat pastor sa lahat-lahat. At ako nakasimba pa. Salamat, maraming salamat sa Diyos. Sige po. At ating tatawagin po ang ating tatlong natitirang special number. So, tawagin ko po dito ang Fathers, then si Brother Jojo, and Quartet ng Junior Young People. Sige po.
Hawakan niyo lang. Happy Father's Day po. Ay, ay, ay. Hindi, ako mo lang. Wait lang. Ben, 63 mo na. O, oh, diyan na rin sa maray, diyan na rin. Trumpeta ay hinipan at sumapit ang wakas ay dadaling sa dakong marilan. Maglinawag na ang alan ng lahat ng naligtas, naroon ako at tutugon agad ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag. Mga anak kay Jesus na naunang nangamatay, bubuhayin ang Panginoong banal. At kapag nakatipo na tayo sa kalangitan, kay saya at di na magkatawalan. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag. Sa Diyos magpa hanggang wakas, ipahayag ang pag-ibig niyang wagas. Ang ating paglilingkod kapag natapos ng lahat, kantimpala ay kanyang igagawan. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag. Pa po aming apat na nanda. Meron pa akong kadokol. Sing. Kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw, at ang pag-asa'y waring napaparang, pagpapala ng Diyos ay bilangin mo, sisiglang muli ang iyong espiritu. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. May tinitiis ka bang karamdaman? Krus mo bang pasanay may kabigatan? Pagpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupuspos ang awitin. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob
ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung iba'y nagtatamasa ng yaman at ika'y nagdarahong pagkaminsan, tandaang higit ang kayamanan mo na ipinangako ni Jesucristo. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa'yo. Angeles ng Diyos sa'yo ay tutulong dahil sa mahal ka ng Panginoon. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapala kaloob sa'yo, bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Susunod na ba? His only child.
God really loves me. Yes, He really loves me. He loves me like I was His only child. He never favors me above the rest, but I can help but feel that I am blessed. He treats me best, I often say, but all my Father's children feel that way. He loves me like I was His only child. Never felt so loved before. I could never ask for more. He loves me like I was His only child. God really loves me. Yes, He really loves me. He loves me like I was His only child. He loves me like I was His only child. Never felt so loved before. I could never ask for more. He loves me like I was His only child. God really loves me. Yes, He really loves me. He loves me like I was His only child. He loves me like I was His only child. With Jesus and have no regrets. He's so good.
When my soul is weary, gives peace and rest. All I can say is I am blessed. It's been a long journey, but I have been blessed. Walking in Jesus, I have no regrets. He is so good to me, I must confess. The way has been long, but I'm blessed. Now I share of sunshine and filled with laughter and the nights filled with pain. But every malice I travel this way, the journey gets sweeter each day. It's been a long journey, but I have been blessed. Walking with Jesus, I have no regrets. He is so good to me, I must confess. The way has been long, but I'm blessed. I'm blessed so much more than I ever deserve. I'm blessed. He's been faithful and true to His word. I'm blessed. I've been blessed by the hand of the Lord. I'm blessed. It's been a long journey, but I have been. To me, I must confess, the way has been long, but I'm blessed. The way has been long, but I'm blessed. The way has been long, but I'm Amen. Are you blessed? Amen. Talaga nakaka-bless. Ano ho? At tayo walang regrets na tayo po ay lumalakad sa daan po ng Panginoon. Ho? Okay, so tayo po'y dumako sa isang napakahalaga ding bahagi ng ating pagtitipon, ang paghahandog po sa Panginoon. Okay, so tayo po ay manalangin. Lapit natin sa Panginoon ang handog na likom. Dakilang Diyos, salamat po at tunay na kami po ay nabe-bless sapagkat kayo po ay talagang napaka mapagbiyaya sa aming mga buhay. Una't higit ay sa amin pong buhay na kung saan inyong pong iniligtas at bilang mga anak niyo po ay binabalik lamang namin Panginoon ang mga bagay dapat namin ibalik at kayo po ay nais namin i-honor Panginoon sa mga bagay na meron kami sa aming buhay. O Panginoon, tanggapin niyo po ang mga handog na ito. Nalikom, inyo pong i-bless sa pangangailangan, inyong gawain, inyong mga magagawa at sa pag-abot pa sa napakarami pa mga kaluluwa. O Panginoon, palain niyo po ang bawat isa kung paano naghandog na naruroon ang kaseryosohan, ang katapatan, ang puso para sa inyong gawain. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, ang kabuuan po ng programa. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so atin pong pakinggan mga patid, ang atin pong online choir. My Father, my freedom, my master.
Siya ang unang umibig sa atin. Dapat naman in response ay ibigin natin siya pagtiwalaan at paglingkuran. At lahat yan ay pabor sa atin. Ano? Pag inibig mo siya, babalik din sa iyo yun. Ano ho? Pag pinagtiwalaan mo siya, babalik din sa iyo ang magandang bagay. At pag pinaglingkuran niyo siya, babalik din yun sa atin. Lahat yan ay para sa atin. Ano, sapagkat ang ating Diyos hindi nangangailangan ng ano paman. Sapagkat siya ay self-existing. Ibig sabihin, siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. Siya ay walang kamatayan at wala siyang kinasasalalayan ng anumang bagay para siya mabuhay. He himself is life. So hindi niya kailangan ng anuman. Kahit wala tayo, He is God. Amen? Kaya pabor lang yan, mercy lang yan, grace. Yung ating pong mga ginagawang ito at na-enjoy natin mula sa kanya. Kaya hindi natin po pwede ang Panginoon bigyan ng kondisyon, ano? Panginoon, saka lang ako susunod pagka ginawa niyo ito, sinunod niyo ito, sinagot niyo ito. Tapos, wala rin tayong karapatang magtampo sa Diyos, i-blame ang Diyos, at papagintayin ang Diyos. Ano ho? Dahil ang Diyos ay naging napakabuti lang sa atin. Siya ang unang umibig sa atin. Salamat sa Diyos, ano? At ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng pag-ibig. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, sa verses 4 and 5 ba yan, o 6, ang ating Diyos ay mayaman sa pag-ibig at kahabagan. Ano ho? Praise God. At yan po ang ating pinaglilingkur at sinasamba. Hindi walang kabuluhan. Makikinig tayo palagi sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Amen? Dahil yan po ay sa ating sariling ikabubuti, ikaayos. Muli, reminder, bukas, June 14, ano ha? Alas 8, start ng ating Bible School. Kung sino ang gustong mag-sit in, ay welcome. At nang sa ganun po ay lumago. At ang Martes, tayo po magpapakain para tayo ay makaless na sa ating gastusin, ay mas lalong magaling kung meron pong magdadala ng anumang gulayin. Maganda yung ano, ginatang langka. Ginatang langka. Kung sino may nangka sa inyo, magdala kayo dito. Maganda rin yung nilagang tainga, puno ng tainga. Ganda rin yun. Hindi, kabuti. Okay. Tainga ng daga.
Okay, pagpatuloy natin ang ating lesson kaninang umaga. Diyan tayo sa Book of Proverbs chapter 17 verse 22. Tama-tama sa panahon natin, panahon ng pandemic, kailangan natin isang reliable na medicine. Ang sabi po ng ating talata, verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating pag-aaral at ang kanyang mga salita. Tayo manalangin, o banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Simula nga po nang bumagsak ang tao sa kasalanan, ay doon nag-umpisa ang deterioration, ang maging ang pagbagsak at pagkawasak, paghina ng lahat ng bagay sa mundong ito kasama ang aming buhay at ang daigdig na ito. At tunay na sa pabulok, sabi nga ng 1 John 5 verse 19, ito ay nakahilig sa masama. At tinatawag nyo naman kaming mga mananampalataya na asin ng sanlibutan para hindi lubusang mabulok ang sanlibutan. Sapagkat spiritually, napakadilim at kurap ang mundong ito dahil ng kasalanan. Tinatawag nyo kaming ilaw ng sanlibutan sapagkat madilim nga po. At bukod doon, meron kayong biyaya na sinasabi sa aming binasang talata na ang masayang puso ay ito ay katulad ng isang gamot. At hindi basta gamot, ito ay safe na gamot, secured, sure, at satisfying. At kami po, Panginoon, ay tunay na nagagalak sapagkat ito nga po ay available sa kanino man, sa membro ng pamilya, sa relatives, sa mga friends, at sa sino man tao. At ito nga po, Panginoon, ay ito po ay pupwede po sa anumang klase ng physical or spiritual na karamdaman, at ito po ay walang bayad, libre, ito po ay affordable. O banal na Diyos, tulungan niyo po ang lingkod na patuloy na ginagamit. Maging ang mga bata at tagapagturo sa labas, kaming lahat dito, kapwa niyo i-bless. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo mo po, salamat sa inyo. Affordable, so kahit mahirap, walang pera, ay kaya mo itong i-afford sapagkat ikaw ang personal na magdidesisyon sa iyong buhay. Kailangan mo lamang tanggapin una at sa lahat ang Panginoon sa iyong puso bilang tagapagligtas na sumasampalataya ka na siya ay namatay, inibing muling nabuhay para sa iyo. Magkakaroon ka na ng isang dahilan para maging masaya ang puso mo. Ano at anuman ang mangyari, hindi kayang i-overwrite at i-overrule ng anumang problemang physical at panlupa ang joy of salvation. So una, from the Lord Himself, diyan nagmula at nagmumula ang atin pong merry heart o ang pagkakaroon ng masayang puso. Sapagkat siya ang ating Savior and Sovereign Shepherd. Ngayon, puntahan natin ang ating second main point. Tayo po ay topical, ano? Hindi po tayo expository ngayon, hindi rin po tayo historical. Tayo po ngayon ay ang ating sistema ng lesson ay topical. Ano? So ang topic, kinuha natin diyan sa verse 22, pero ang ating mga sub-points ay kung saan sa ang panig ng banal na kasulatan. Kaya tinatawag na topical. So ikalawa, kung saan, ano, at paano natin makakamtan ang masayang puso. Number two, comes from the love letter of the Lord. Una ay sa Panginoon mismo, from the Lord Himself. Ikalawa ay from His love letter to us. Alin ba ang love letter ng Diyos sa atin? Salita ng Diyos. Ano? Walang alternatibo dyan eh. At yan ay katotohanan na tayong lahat kayo narito dahil kayo ay payapa sa inyong pananampalataya at sa inyong sa mga practices nating na ginagawa sapagkat meron tayong salita ng Diyos na sure tayo na ito ay katotohanan. At dahil doon, kahit medyo mahirap ang mga katuruan nito, pagdating sa Christian living at Christian service, masaya pa rin tayo. Amen? So, ito po ay mahiwaga ang love letter na ito ng Diyos. Love letter ng Diyos sa tao, ang banal na kasulatan. Pag ikaw ay naka-receive ng love letter, ay talagang ikaw ay sasaya. Amen? Lalo na kayo ang pinanggalingan ng love letter ay
talagang kaibig-ibig. Ang Diyos ba'y kaibig-ibig? Yes. At nagmula sa kanya ang love letter. At pag sinabing love letter, wala ya ang laman na makakasama sa atin. Love letter nga eh. Amen, mga batid? Love letter ito ng Diyos sa atin. Nakakatuwa nga, ang dami niyang gustong sabihin sa atin. Ha? Ito ay first subpoint for our own good. For our goodness. Kaya dapat maging masaya tayo sapagkat may love letter ang Diyos ng langit, hindi na natin siya makakausap ng pakinig ng tenga ang kanyang tinig. Ano ho? Hindi na. Sapagkat yari na ang Bible, ito na. Dito na nakikipag-communicate ang Diyos sa tao through His written word. Na kung tawagin nga natin ito ay love letter sa atin ng Diyos. Pag binabasa mo ito, ito yung sinasabi na tanging aklat na pag binasa mo, ang author ay present. Pag binasa mo ito, ma-feel mo yung presence niya. Kung seryoso ka at ikaw ay sincere sa iyong pag-meditate ng love letter ng Diyos. Present lagi yung author. Bagamat yung writer ay hindi na pwede maging present sapagkat tao yung mga ginamit, pero yung author, the Holy Spirit, the Lord Himself, present po siya pag binasa natin ito at kikilos, gagawa, magbibigay ng patuloy na illumination at comfort, courage, lahat ng kailangan for our goodness. Tingnan mo natin ang Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4, verses 20 to 23. Sa lumang tipan, ang ibang term sa word of God ay commandments, law. Tinawag sa Luke chapter 24 na sa lumang tipan, ang scriptures ay binubuo ng mga writings of Moses, Psalms, at saka prophets, ano? Laws. So, yung testimony, yan ay titulo din ng salita ng Diyos sa lumang tipan. So, dito sa Proverbs chapter 4, sa verses 20, to ano yung goodness ng Word of God, ng love letter ng Diyos sa atin? My son. So, tumutukoy nga ito talaga sa mga anak ng Diyos, ano ho, ang recipient po ng Word of God. Attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Ha? Anak ko. Ang sabi ay magbigay ka ng atensyon sa kanyang salita. Oh, ang inyo bang atensyon ay narito ngayon? O baka wala ang inyong atensyon dito? Ang inyo na ay awansyon. Hindi nakabot ng 10. Pagkagay, wala rin yon. Ang iba ay atusyon. Ang bihagip ng iba, mahina yung IQ ng iba. Kaya titig na titig pa rin sa akin. Anong sabi diyan? Let incline thine ear unto my, sayings. Let them not depart from thine eyes. Sa pagbabasa, pagbulay-bulay, keep them in the midst of thine heart. Ano? Sa iyong sentro ng pagkatao, ingatan mo yan. Why? For they are life unto those that find them and health to all their flesh. So, para saan ang Word of God? For our good. At ano yung tinutukoy dyan? Life and health. Sa nakakasumpong nito. Ang dami mga nasusumpungan. Ito, inuurol na sa kanila. Ayaw pa nilang tanggapin. Yan ang sabi ng John 8:47 dahil sila hindi sa Diyos. No? Pero pag sila'y na-save, ayan, katulad natin, mga save na, ina-expect na na ang ating full attention ay atin pong i-incline sa mga sinasabi ng Panginoon at hindi natin ihiwalay ating mga mata. Sa halip, atin pong iingatan sa kalagitnaan ng ating puso sapagkat ito'y buhay, hindi ito kamatayan. Ano? Ito'y buhay, both spiritual and physical. Ito ay food ng ating kaluluwa. At pag ang kaluluwa natin ay spiritual, ibig sabihin maayos, ano ho, pag ang ating kalagay, pagkamana ng palataya ay spiritual at hindi karnal, buhay na buhay si spiritual, alive na alive, I mean, ano ho, damay na ang ating pong pang physical.
No, damay na ang ating pang-physical. Ang Diyos ay magpapala sa ating physical. Tingnan yung sabi sa bandang huli na 22, and health to all their flesh. Ay, sinong hindi sasaya sa salita ng Diyos? Ayan pala ang dulot ng salita ng Diyos sa aking buhay bilang isang ligtas, bilang isang mamamayan ng langit. May bonus pa habang sa lupa. Magkakaroon ako ng patuloy na buhay at malusog na physical na laman. Bayan naman ang ating hanap kung bakit tayo ayaw magpabaya sa pagkain. Pag may naramdaman, gusto agad natin tayo ay gumaling, iinom ng kung ano-ano mga gamot na inaakala natin ito ay gagamitin ng Panginoon. Sapagkat concern tayo. Iyan ang sabi, ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay pwedeng pagmula ng kaligayahan ng puso. Ang salita ng Diyos ay pwedeng pagmulan at pagkuhanan ng ligaya ng puso. Ang salita ng Diyos. Ano? Tingnan niyo po doon sa Psalms chapter 1 sa verse 2, 'di ba? But his delight is in the law of the Lord. Yung mga spiritual na believer, hindi yung mga carnal at mga backslider, yung mga spiritual, kasi bakit natin nasabing spiritual yan, hindi siya worldly, hindi siya carnal, pagdating sa verse 1, di ba, tinatanggihan niya, sumeseparate siya doon, hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan, hindi siya lumalakad, tumatayo, at hindi siya umuupo doon sa kongregasyon o sa lugar ng mga masama. Iniingatan niya ang kanyang sarili na hindi madumihan ng sanlibutan. Ang kanyang delight ay wala sa gawain ng sanlibutan. Ang delight niya, ang katuwaan niya, nasa pagme-meditate ng law of God, ng word of God. Amen? Hindi naman pupwedeng sa di mananampalataya ay magkaroon sila ng katuwaan diyan, sapagat sabi nga ng John chapter 3 verse 19, talagang sila ay lalayo sapagat alam nila sasawayin sila nito. No? Eh, sa atin, ang saway, ito ay, ang definition natin ay, sabi nga nung isang nagpasalamat dito, yun po'y tinitik niya as correction. At care. Concern. Bay, salamat sa Diyos pagka ganyan ang klase ng mga tinetext mo na bakit ka wala. Ay, ang dating ay siya ay pinapahalagahan at siya ay kinikera. Ano po? At siya naman talaga ang dahilan. Okay. Saglit nating puntahan muna ang ilang mga talataan na nagpapahayag na talagang pinagmumulan ng joy of heart or merry heart ang Word of God. 162. 119 verse 162. Wala pa lang chapter 162. Baka makakita kayo ay napaka delikado nun. 119 verse 162. Anong sabi diyan? I rejoice at thy word. Alam niyo kung bakit mayroong mga believer na hindi regular magbasa ng Bible, hindi walang desire na mag-meditate, wala na silang joy. Ang tawag doon ay backslider na. Professional backslider. Sa ibang salita, yun ay makalaman, carnal na yan. Pero tignan niyo yung spiritual na mananampalataya. I rejoice at thy word. As one that findeth great spoil. Inahilin tulad niya ang salita ng Diyos sa isang parang nakasumpong ng malaking samsam. Malaki ikang, ika nga, ano ba ibig sabihin ng samsam? Yung benefit, yung profit, yung biyaya. Ano? Para sa kanya yun. Pero pag karnal, ay hindi, ako, nung mapapala ako sa kababasa ng Bible. Wala. Ang mga karnal or backslider, mga immature, ay talaga negative siya sa salita ng Diyos. Wala silang ka-desire-desire. Wala silang initiative. Pag nagkaroon ng problema, hindi maka ang mata ay nalabo. O ginagawang excuse yun sa halip na gumawa ng paraan na, paano ko makakapagbasay? Gustong-gusto ko magbasay, malabo ang mata ko. Anong paraan yan? Sino baga may salamin dyan? Pwede makahiram ng salamin. Kaya ay, sabaga, ang dami salamin dito nagkalat. Ano? O di kaya ay gagawa ng paraan yan, mag-iipon yan pambili ng salamin niya. Gagawa talaga. Pero yung hindi talaga okay ang espiritu, pabor pa siya sa kanyang problema na hindi niya kaya magbasa.
kinakailangan laging paalalahanan, laging mo siyang akayin, magbasa, magbulay-bulay, laging mo siyang sabihan. Hindi siya, wala siyang kusa, wala siyang desire, wala siyang joy sa salita ng Diyos. Nakakalungkot yan. Kung save man yan, yan ay malnourished na ang kaluluwa. Malnourished na yan. At kung yan may inarir yan, professional yan. Yan ay walang lakas mula sa Diyos. Ang lakas niyan ay nasa sarili. Kaya hindi yan magbubuhat, hindi yan talaga magpa-participate. Hindi talaga yan magmi-ministry. Walang ministry yan. Kasi nga, walang sariling lakas. So yan po, I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. Kakaiba itong ganitong klase ng ano, no? Ganitong klase ng espiritu. Itinuturing niya ito na gaya na nakasumpong siya ng malaking biyaya sa kanyang buhay. Sa 163, I hate and abhor lying, but thy law do I love. Bakit? Ito nga'y nagbibigay ng rejoicing o ng joy or ng merry heart. At rest tayo ng konti sa 111. 119 verse 111. Ang daming talata dito pagdating sa bagong tsaluma, sa Book of Psalms patungkol po sa tamang attitude sa salita ng Diyos. Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Magkaroon tayo ng honest personal examination, evaluation, kung ganyan pa rin ang ating nafe-feel sa salitaan ng Diyos. Ha? Ano sabi niya? For they are the rejoicing of my heart. Kasi itong salitaan ng Diyos, punong-puno ito ng mga pangako ng Diyos. Punong-puno ito ng mga pag-asa mula sa Diyos. Ano? At ito'y katotohanan. Ito'y katotohanan. Ito'y reliable. Ito'y salita ng Diyos. Love letter ng Diyos sa atin ito. Tapos malungkot ka. Ay kaya ka malungkot, hindi mo love yung may-ari ng love letter. Hindi ka close doon sa may-ari ng love letter. Doon sa author, doon sa Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay kung kailan lang mabasa, pag Linggo, pag nasa church, pag aattend ng Wednesday, mababasa, pero sa regular days, hindi malang nababasa. No? Pero ang Facebook, halos hindi mahiwalay ang mata. Ano? At kung ano yung mga joke-joke at mga pang-secular, ay siyang tuwan-tuwa, nagre-react siya na ito'y i-post at i-share. Samantalang pagdating sa spiritual, ay kung hindi ko lang yata sinasabihan na i-share, ay hindi i-share ang mga pang-spiritual. Yan po'y sintomas. Siguro marami kasing mga mananampalatayang asintomatic ang pagiging karnal sa kanyang sarili. Hindi niya alam karnal siya. Pero alam naman sa kaibuturan ng puso eh. Ano ha? Professional alam talaga. Tingnan niyo ang sabi pa ng verse 16. 119 pa rin tayo, verse 16. Pabalik. This is 119 verse 16. I will delight myself in thy statutes. So, will niya talaga, will niya, kagustuhan, kalooban niya, plano talaga niya na siya'y maging masaya. Kasi naturally, hindi tayo talaga masaya dyan dahil nanggaling tayo sa pagiging unsaved. Ano ho? At pagka hindi nga okay ang espiritu, ay talagang wala tayong delight. Pero pagka ikaw ay nag-aayos at ikay maayos na, ang decision mo talaga, ako'y magagalak sa iyong mga salita. I will delight myself. Personal. Hindi dahil mayroong online devotion na mayroong kapatid na nakasama, ka-join, hindi ho ganun lamang. Sarili niya, personal. I will delight myself in thy statutes. Yung statutes dito, ito po ay word of God. I will not forget thy word. Sa Hebrews chapter 12, di ba? Kaya sila pinalo. Pinoforget nila yung word of God. Hindi kasi seryoso. So, dahilan sa laging sariwa
sa kanyang puso't isip ang salita ng Diyos. Siya po'y masaya at lalo siyang masaya kapag ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Verse 24, Thy testimonies or word of God also are my delight and my counselors. Diba? Napatid, yun ang tamang attitude sa salita ng Diyos. Are my delight and my counselor. Hindi yung kung saan-saan kalalapit, lalo na yung unbeliever o mga backslider at immature at carnal na believer, lalapit ka dyan. Gagawin ka lang kalampi niyan. Idadamay ka lang niyan sa kanyang mga kapaimbabawan at pagkukunwari. Ano ho? Rumekta ka sa salita ng Diyos. Ayan o, sabi niya, and my counselors. Delight. Pag sinabing delight, kasiyahan, kaligayahan. Ano ho? Verse 35, make me to go in the path of thy commandments. Kita niyo yung kanyang prayer. Ang gusto niya, siya'y naroon sa daan ng kanyang mga salita. Why? Because, ano sabi? Therein do I delight. Hindi yung pagka nasa gawain ay malungkot at inip na inip. At laging gusto yung matapos at umuwi at makapag-module. Diba, sana kung module nga, ano? Yan ang sabi dyan. Ang prayer niya. Ha? Yan ang prayer niya. Make me to go in the path of thy commandments. Commandments. Hindi po ito yung parang magbubulay-bulay ka lang ng kanyang mga kabutihan, ng kanyang mga pangako, kundi yung utos, yung ipagagawa sa iyo. Merong kang susundin na do's and don'ts at siya daw ika ay my delight. Eh talagang yan ay spiritual, masaya yan sa salita ng Diyos. Gusto niyo po ng greatest medicine na walang daya, hindi scam? Ang sabi nga, yan ay safe, sure, and at ikaw ay secure diyan at masasatisfied ka. Yan. Personal, tayo po ay magkaroon ng ganyang klase ng kamalayan na manalangin na tayo po ay mapaparoon sa daan ng kanyang mga salita. At sabi po dyan, magkaroon ng katuwaan. Verse 47. And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Kita nyo mga patid, yung pagkakasabi niya, and I will delight myself, yan po ay mayroong implikasyon na talagang mayroong bumabatak sa kanya na ibang puwersa para siya ay maging negatibo at lumayo sa salita ng Diyos. Pero ang kanyang desisyon, dahil love niya ang love letter ng Panginoon, at doon meron siyang delight, ang sabi niya ay talagang kanya itong iingatan sa kanyang puso. And I will delight myself in thy commandments. Wala ka ng katuwaan sa salita ng Diyos talaga. Hindi mo na yan babasahin, at hindi mo na yan iingatan, at hindi mo na yan isa sa buhay. Verse 70. Isa-isahin natin yung mga sinabi ni David. Ano? Verse 70. 70. Thy heart is far, is as fat as grease, but I delight in thy law. Okay? Verse 77. Let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Kita nyo ang ating mai-enjoy pagka ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos ay ating naging kagalakan sa buhay. Pinagmumula ng merry heart. Ang sabi dyan, let thy tender mercies come unto me that I may live. Makakaasa ka ng mercy ng Panginoon sa iyong buhay. 92. Unless thy law have been my delights, I should then have perished in mine affliction. O, kita niyo, meron dito yung problema. Affliction. Eh kung hindi lang daw ika niya naging kaligayahan ng salita ng Diyos, siya ika sana ay napariwara na, napahamak na, napasama na. Kaya ang salita ng Diyos talaga, mabuting kagamutan sa anumang kahirapan at problema.
physical, emotional, intellectual, financial, salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kagalakan dahil pag sinunod mo ito, may biyaya. Generally speaking, ang sabi, that I may live. Buhay ka. Ulitin natin ang pagkakasabi. Di ba? Napakaliwanag eh. Unless, maliban ika, kung hindi lang ika, ang inyong batas, ang inyong kautusan, ang naging aking kaaliwan, kaligayahan, katuwaan, ako sana ay napahamak sa aking mga afflictions. Kaya yan ang cure, yan ang best medicine, greatest medicine. Kaya nga ang tawag dyan, applicable to, for all problems. Applicable po siya. Dahil ang ating Panginoong Diyos ang greatest physician. Ano ho? At ang kanyang prescription ay ang kanyang salita mismo. Ito ang ating, kung sinasabi nila na ng doktor na ito ika ang gamot, subukan mo ito 7 araw, at pagka effective, tuloy natin. Pag hindi effective, papalitan natin. Ang salita ng Diyos, subukan mo araw-araw, effective po yan, basta seryoso ka. Hindi mo yan papalitan. Ang sabi, that I may live. 143. Trouble and anguish have taken hold of me, yet thy commandments are my delights. Kita nyo? Sa anumang klase ng troubles and tribulations and tumults, ano ho? Kasama na ang trials, ay ang salita ng Diyos ang kanyang kagamutan sapagkat ito ang nagpapasaya sa kanya. Kasi ano eh, talagang ipaliliwanagan ka ng Espiritu Santo sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos sa anumang iyong sitwasyon. Anyway, ako'y anak ng Diyos, ako'y tagalangit, pansamantala lang ang buhay sa lupa, ako ay pinatawad na, ako ay tinubos na. Yun ang una, tigit sa lahat, yung pagiging savior niya sa atin. Then, nakakapag-expect pa tayo ng himala ng Diyos dahil habang nasa lupa tayo, yung pagiging sovereign shepherd niya, pag sinabi niya kahit may sakit ka, marami, mas mauna pang mamatay yung mga walang sakit sa iyo. Oo. Kasi pupwedeng yung mga walang sakit ay sa pamamagitan ng palo na ibinangga yung iyong sinasakyan diyan sa kung saan bagang puno ng tainga. Ano? Eh walang sakit, namatay, na aksidente, dahil pinalo, pinarusahan, ay yung may sakit, ay siya ay patuloy ang kanyang kaligayahan sa Panginoon at sa salita ng Panginoon, ano ho? Ay ang Panginoon ay natutuwa doon. Kaya hindi ko mo may sakit ay unang mamatay at hindi ko, no, ko mo walang sakit ay matagal mamatay. Tama? Hmm. Hindi ko mo mahirap, madaling mamatay. Hindi ko mo mayaman, matagal mamatay. Meron niyang tumama sa loto, patay agad eh. Di ba, sana hindi na lang siya tumama sa loto, hindi sana siya namatay. Bakit? Eh, talagang siya po ay sa sobrang galak, ay hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung paano niya itatago at ipagdadamot. Yun, inatake, patay. Luke chapter 12. So mga patid, marami pang mga talataan, verse 174, atin lang isasummarize, wala na tayo, 2 minutes na lamang. Hindi ito lamang for our goodness, also it is for our guidance. Iga-guide tayo ng salita ng Diyos kasi ito'y mapa ng atin pong spiritual na buhay. At ito din po ang ating guardian. Iingatan tayo sa anumang suligi ng kadiliman at ng mga maling aral at ng masasamang tao. Iga-guide tayo, gagwagwardyahan tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat join natin ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng godliness dito po sa Word of God. Hindi ka po pwedeng maging masabing godly kung ikaw ay sala ang attitude sa salita ng Diyos. Nagkakaroon lang ng pagiging spiritual at godly ang isang believer kung ang salita ng Diyos kaligayahan niya. Tanging mga godly and spiritual believer lamang ang pwedeng mag-quote ng mga talatang binasa natin na ang salita ng Diyos ay kaligayahan niya. Amen? At ito din ang means ng growth natin. Hindi tayo po pwedeng lumago sa ibang kaparaanan maliban sa salita ng Diyos muna. Kasi
Kung puro ka prayer at walang salita ng Diyos, mauubusan ka. Kasi ito magpapalakas sa atin, salita ng Diyos. Makinig ka muna bago ka magsalita. Ano ho? So, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Nakakatiyak tayong hindi tayo niluluko ng pastor dito dahil tayo mismo may hawak na salita ng Diyos. At may banal na espiritong mismo sa atin mag-guide, magbibigay ng liwanag para ma-search natin kung talagang katotohanan ng ating pinag-aaralan at saksi tayo na tayo po ay payapa sa ating doctrine and practices. Tayo muna ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo sa amin pong maghapong biyaya na tinanggap sa inyo sa pananambahan. At hindi walang kabuluhan sapagkat kami nga po mismo ang nakakita ng nangyayari sa loob ng bahay-sambahan, sa mga programa ng pananambahan, sa lahat ng mga narinig naming mensahe na hindi kami dito inaaliw lamang na para kami manatili sa attendance at sa membership at sa pagbibigay ng anumang material na bagay, kundi talagang yung kaluluwa ng bawat isa ang unang inaayos ng amin pong pag-aaral. At kayo po, Panginoon, ang saksi na kayo din ang nagturo sa inyong lingkod na sa inyo lamang umaasa pagdating sa mga material na bagay sa aking buhay at sa aking pamilya. Ang aking trabaho, ang inyong utos ay for the spiritual welfare ng mga tupa at kayo po ang bahala sa aking pang physical na welfare, Panginoon, at ng aking pamilya. At ako'y payapa at ako'y masaya na ako ay haharap sa inyo sa judgment seat of Christ na sa inyong biyaya ginagawa ko ang aking part, ang aking ministry, Panginoon, na talagang may matisod man sa akin, may maging negative man sa akin ang pag-iisip, may magrebelde man sa akin, Panginoon, ako ay okay lang sa akin sapagkat kayo ang may sabi na bago sila, kung meron man na negative sa akin, indirectly sa inyo po una siya naging negative sapagkat ako'y spokesperson lamang po ninyo. Ako po yung inyong inilagay lang dito na pinagkatiwalaan na i-guide at gwardyahan po at i-feed ang mga tupa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang inyong mga anak ay